Ito na naman po tayo mga katek. Ngayon po ay mag-wiring ako ng stop-start automatic na 24 hours. Bago po pala tayo mag-wiring, ako po si Kuya Meng Tech, isang electrical at mechanical na technician. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe, tapos pakipindot na rin po ang bell button para sa mga bago kong tutorial. Ngayon po ay mag-actual ako ng diagram, mag-actual ako ng wiring. Ito po pala ay ang breaker. Itong SSI selector switch, 3-way na selector switch. Pwede po siya sa manual, off, saka auto. Tatluan po kasi ito, 3-way switch. Meron dalawa, meron tatlong way na selector switch. Ito po gagamitin natin ay tatluan. Ito pong NC, ito po yung normally close na dun, push button stop. Yung NO, normally open o push button start. Ito naman pong M, ito po yung main contactor natin. Kung mapapansin nyo, nilagyan ko po siya ng ilaw para pag mapalo yung contactor natin, higit na po natin umiilaw. At ito pong OL, overload, normally close, ito po yun. Yung nasa baba ng main contactor. At ito pong diagram na to, ito po yung timer natin. Dinayagram ko na lang po siya para makikita po natin ang function ng timer natin. Ito po siya. Huwag po kayong palilito sa diagram kasi iba't ibang klase ng diagram ang timer. Makikita naman po siya sa body niya para hindi kayo malito. Ngayon po umpisahan na natin. Breaker line 1 papuntang selector switch ng manual. Pag sa actual po, breaker line 1 pupunta po siya sa selector switch na manual. Ayan po. Tapos sa kabila ng selector switch naman one sa normally close the push button o stop. Pag sa actual selector switch manual papuntang normally close na push button, papunta po siya sa push button na normally close. Yan po. Tapos sa kabila ng normally close, pupunta siya sa normally open o push button start. Pag sa actual po, sa kabila ng push button normally close, papuntang push button normally open. Ayan po. Tapos push button normally open papuntang main contactor A1, main contactor A1. Pag sa actual, sa kabila ng normally open, ayan po, papuntang A1 ng main contactor. Ito po, napin lang yung A1 ng main contactor. Ayan po. Ayusin lang po natin. Tapos, ilagay ko po ito para sa maintaining contact ng main contactor natin. Sa push button normally open, po dito po yun. Papuntang M, normally open ng M. Hanapin lang po yung normally open ng main contactor natin. Ayan. Tapos po, sa kabila ng normally open ng main contactor natin, papuntang A1 po ng main contactor natin.
normally open ng main contactor. Ayan po. Papuntang A1 ng main contactor. Tapos po, A2 ng main contactor, papuntang overload, normally close. Pag sa actual po, A2 ng main contactor, papuntang overload, normally close. Ito po yun. Hanapin lang po yung normally close sa overload. Tapos, sa kabila ng overload, normally close, diretso na po siya sa line 2 ng breaker. Normally close sa kabila. Overload, normally close sa kabila po. Diretso na po siya sa breaker, line 2. Ayan po, tapos na po yung manual natin. Pag sinelect po natin sa manual, okay na po siya. Ngayon po, dito po tayo sa automatic. Una po, supplyan po muna natin yung timer. Ito po kasi yung mag-automatic sa main contactor natin. Ayan po. Supplyan lang po natin itong supply ng timer. Kumuha po tayo ng supply sa breaker, line 1, papuntang line 1 ng timer. Pag sa actual po, line 1 ng breaker, papuntang supply, line 1 ng timer. Ito po yun. Tapos po, supply ng line 2 ng timer. Dito po natin siya kuhanan dito sa may overload, normally close. Yan, dito po natin siya kukuhanan. Line 2, supply ng timer. Papuntang overload, normally close. Kaya po dito linagay yung supply ng timer na line 2 para pag nag-trip po yung overload natin, sabay pong mamamatay yung timer. Dito po natin siya kukuha na ng supply. Yan po. Tapos ito pong timer natin na line side. Ito po line side. Number 1, line 1. Pupunta po siya sa selector switch na auto. Yan po. Pag sa actual po, line 1 ng timer natin. Yan po. Pupunta po siya sa selector switch na auto. Dito po. Tapos, selector switch po na auto. Papunta na po yan sa A1 ng main contactor. Pag sa actual po, selector switch automatic. Papuntang A1 ng main contactor. Hanapin lang po yung A1. Ito po yun. Yan, okay na po yung manual at automatic na stop-start po natin. Ayan po, pwede na nating testingin. Ayan po. Pag piniit po yung selector papunta sa manual, pwede po nating i-manual ang ating stop-start ng motor control. Piniit po sa manual, testingin po natin. Ayan, pumalo po, umilaw po yung ilaw natin. Ayan
po. Talaga pong we hope kung mamamatay siya. Namatay po siya. Tapos yun ko po ulit kung mabubuhay. Buhay po siya. Tapos try kong ipihit sa op sa selector. Namatay po siya. Ngayon ipipihit ko po siya sa automatic. Yan. Pagpilit po ng automatic, hindi po natin magagalaw sa manual yan. Hindi na po natin mabubuhay. Ito na pong timer ang magbubuhay sa kanya ng automatic. Yan po, i-example ko po. Kunwari, alas 12 na lang tanghali ngayon. Gusto po natin buhayin yung motor natin ng alas 2 ng hapon. Set ko po siya ng alas 2 ng hapon. Tapos mamamatay po siya ng alas 3 ng hapon. Tapos bubuhayin ko na naman po siya ng alas 4 ng hapon. Bali ang buhay po niya tigi isang oras na buhay, isang oras na patay, isang oras na buhay. Ngayon po testing natin. Kunwari po mag-aalas 2 na ng hapon. Mabubuhay na po itong control natin. Ayun, nabuhay na po siya. Umalo po siya. Tapos hindi na po natin siya makukontrol sa manual. Itong timer na po magkukontrol sa kanya. Tapos mag-aalas 3 na po. Mamamatay na po yung control natin. Tapos mag-aalas 4 po uli. Mabubuhay na naman po yung control natin. Depende na lang po sa time ng timer kung anong siset nyo na oras. Kung kailan nyo po siya gustong buhayin at patayin. Sa timer po siya magdidepende. Ganyan po ang pagpawiring ng manual at automatic na stop-start. Sana may natutunan na naman po kayo sa akin. Maraming pong salamat.